Today, are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Right program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about Open Educational Resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yan! Magandang hapon sa lahat! Muli! Magandang hapon at isang pagpapala na tayo muli ay nagkita-kita, no? Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Magandang buhay sa mga nanonood sa atin at patuloy na nakasubaybay sa atin sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, YouTube channel ng DepEd TV at sa iba pang social media platforms ng DepEd. So, hello sa mga mag-aaral na grade 7. Andyan na ba kayo? Okay, yan. Maaari ninyo itong i-share sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-aral, o kahit sa inyong mga kasama sa bahay, ano, para maging sila rin ay matuluyan ng pagkatuto. Sa mga magulang at kapwa ko guro, nawa ay makatulong ito sa paggabay sa pag-aaral ng inyong mga anak. Yan. So, bago tayo magsimula, yan. Ay, meron na kagad pagbati, ano? Sige. Bago ba tayo magsimula, Eid Mubarak sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. Maligayang pagtitipon po sa bawat isa. Ano? Yan. Nais ko pong bigyan ng pagkilala ang mga paaralan na patuloy na nakatuto weekly. Wait lang po.
Yan. Ang School of the Week ay ang San Domingo National High School at ang Das Marinas Integrated High School. Patuloy po ang pasasalamat ko sa inyo sa patuloy na pagtutok sa amin araw-araw. Marami po kayong matututunan at ini-encourage ko po ang lahat na patuloy na i-share ito para po ay kahit papaano makatulong po kami sa pag-aaral ninyo. Okay, wait po. Hi daw po from Catlea Soriano. Good afternoon. Kolokoy Chokoy. Ami Magpantay sa Lazar. Jessica. Yan. Watching from Ingud Ramona Integrated School, Angadan West District, Isabela. Okay. Dito po sa School of the Week, meron po silang kasama dyan. New Canaan Integrated High School, Alabel, First District, Sarangani, Daraga National High School, Daraga Albay, Iris, Ingud Norte, Angadanan, Isabela, Narvacan, Ilocos Sur, Abuyud Elementary School, Balete Integrated School, Tomas Claudio Colleges, Porac National High School, University of Batangas, Cacahuate National High School, San Jose del Monte, Bulacan, Panabo, Davao, San Miguel, Bulacan, PNHS, San Pablo, NHS, Poblacion, Isabela, and in-encourage ko po ang aming mother school, ang Abuyud National High School, na sana ay suportahan din po ang bawat isa. Ano po? Kinda Faye Ganela from is watching from Esperanza East Elementary School, Aurora Isabela. Wow, online ang nararating natin, ha? Watching po from San Pedro, Pedro S. Tolentino Memorial Integrated School. Yan. Zarina Micaela Dakis. Thanks daw po sa pagkilala. Okay, proud BIHS teacher, Donna Maika Baldos. Yes, salamat din po sa inyong suporta. From Ruel Golia Manalo, from TCC, or Tomas Claudio Colleges. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-suporta. Okay. So, handa na ba kayo ulit? Muli, ako po si Tutor Ali para maging gabay ninyo sa ating talakayan. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo ng ikatlong markahan. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay nasusuri ang mga anyo, tugon at epekto sa neo-kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Yan. Na may layuning natatalakay ang mga anyo, epekto at pamamaraan ng neo-kolonyalismo. Isa din, natutukoy ang mabuti at di mabuting epekto ng neo-kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Okay, yan. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muling pasalamatan ang SDO Negros Oriental para sa ating self-learning modules na ginagamit. Okay, yan. So, handa na ba ang lahat? Sana po ay maging malusog pa rin tayo hanggang sa mga oras na ito at sa mga susunod pang mga araw. Yan. Sige, magbabasa muna ako, ha. Aliyah Rosales watching from Alitagtag National High School. Pakisabi din po kung saan po kayong lugar. Ano po? Next. Yan. Okay, wait lang po. Nakiflower din po ako. May reason kung bakit ako nakaganito. Ano po, mga ma'am? Yan. Salamat po sa sa inyong pagbati. Yan. Okay. JB Adrian A. Peco, 7 Sincerity. Anong school mo, Jamie? Ay, Amy Colleen C. Malyari, 7 Sincerity. Aba, dito na mga classmates nila. Yes! Thank you po sa inyong suporta. Keep on coming, ano? Okay, so let's start po. Yan. Kung ito yung layunin, meron na tayong gagawin. Yan. Magbalik-tanaw muna tayo. Hanapin sa word pool ang mga salitang itinuro o aral ng bawat reliyon. Nelsy Caligagan, 7 Sincerity. Pa-shoutout po. Okay, hi, hello po sa mga kaguruan ng Abuyod National High School sa pangunguna po ni Ma'am Connie A. Madrid. Hello po sa inyo, magandang hapon. Enjoy our holidays. Yon. Yan, ulitin ko po, ha. Tayo ay magbalik-tanaw. Ano po kaya ang
Mula din sa Whirlpool, ano ang salita o mga salitang itinuro sa atin ng bawat relihiyon. Ito po yun, ha? Okay, yan. Sa mga salitang makikita, ano ang pinakamahalagang turo ng bawat relihiyon? Ulit. Sa mga salitang makikita, ano ang pinakamahalagang turo ng bawat relihiyon? Jot down or comment down your answer po sa ating comment section. Ano po? Makikita niyo po dyan. Okay. Nelcy Caligagan, our 7 sincerity. Naka, nakatatlo na yung 7 sincerity na yan, ha? Okay, sabi ni Ami, worship. Yes, worship. Oriel Kalimag, grade 7. Good afternoon po, watching here from Banquero Integrated School. Reyna. Yan, prayer, sabi ulit ni Ami. Sabi naman ni Sarina ay worship. Katleya Soriano, prayer. Prayer, justice, worship, love, courage, forgiveness. Ang dami nun, Jessica, ha? Prayer, justice, forgiveness, love. Prayer, justice, sabi ni Chanel Kate Opis. Okay, sabi ni John Paul de la Sada Moreno, prayer, courage, worship, and faithfulness. Yan. Okay, so para sa inyo, ang bawat relihiyon ay inaasahan na ang kanyang mga tagasunod ay love. Kim Sagun, respect, yes. Kim Sagun, 7 sympathy, PNHS, yan. Okay po, yan. So kung makikita natin sa lahat ng yan na nasa loob ng puso, isa lang ang sinasabi ng bawat relihiyon. Gamitin natin ang puso bago ang isip. Laging tandaan, kindness is the cure of everything. Sa lahat ng sitwasyon, maging mabuti tayo, maging mabait tayo, maging maawain tayo. Ano? Okay ba? Okay, so let's continue. Yan. Tuklasin natin. Isulat ang plus sign. Yan, ha? Isulat ang plus sign. Sa comment section tayo, ha? Isulat ang plus sign kung positibo ang epekto ng salita. Negative kung negatibo, at equal sign kung pareho positibo at negatibo ang dulot ng bawat salita. Yes, it's always heart. Heart over mind. Ano? Okay. Ready na ba? Di pa lang, ha? Plus, minus, or equal. Yan lang, ha? Yun lang sasagot natin, ha? So, let's move. Yan. Unang salita, digmaan. Ito kaya ay plus, minus, or equal? Comment down your answer. Okay. Ano kaya ang epekto nito? Mabuti? Masama? O parehas lang. Okay, sabi ni Alia Rosales, minus. Sabi din ni John Paul, Colocoy, Zarina, Patleya, Nelcy, Chanel, yan. Nelcy Caligagan, Oriel. The right answer is equal. Ito siya, oh, nakikita niyo ba ito? Nakamalaki na siya, equal siya. Meron siya mabuti at di mabuting epekto. Next word, influensya. Influensya. Negative, equal, or positive? Positive. Okay. Sabi ni Aliyah Rosales, equal. John Paul, equal. Sarina, plus. Ami, equals. Ariel, negative. Okay, so let's check the answer. Okay, ang sagot pa din ay equal. So, bakit kaya? Bakit equal pa din ang impluensya? Meron pala itong mabuti at negatibong epekto. Ikatlo, panghihimasok. Answer? Yan. Clarissa Magtibay Acuña, respect, prayer, justice. Yan. Okay, ang sagot ay panghihimasok? Yes, it's negative.
Yun, negatibo. Kasi pag sinabi natin panghihimasok, parang nanggugulo o kaya ay nakikialam. Melanie Faith Giao, 7 Sympathy PNHS. Yun, Catherine David, 7 Sympathy. Yes. Okay, ikaapat, dayuhan. Dayuhan. Positive, negative, equal. Okay, let's check the answer. Equals, minus, equals. The right answer is? Yon, very good. Kazarina, Chanel, Colocoy, Ami, Katleya, it's equal. Okay, and last word is? Pangungutang. Again, pangungutang. Number five or last word, pangungutang. The right answer is, okay, let's check. Number five, Ami equal. The right answer is, yes, it's equal. Meron din pala itong magandang dulot, no? Merong maganda, meron din negatibo. Tingnan natin kung bakit kaya merong positibo, merong negatibo, at merong equal na pangyayari. Okay. Yan. Tuklasin natin, ano kaya ang kinalaman ng mga simbolong ginamit kanina sa ating talakayan? Ito ay positive, negative, and equal signs. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, maraming bansa ang nagkamit ng kalayaan mula sa mga dayuhang mananako. Napabuti ba o napasama ang mga bansa sa Asia? Sa inyong palagay, Angela K., anong anyo ng kolonyalismo ito? Okay, check natin ha. Napabuti ba o napasama ang mga bansa sa Asia matapos ang digmaan? Ronson Calvin B. Libus, Grade 7 Sincerity, Porac National High School. Okay, yun pala yun. PNHS is Porac National High School. At salamat po. Yan. Okay, tignan natin to. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Yan. Comment down your answer nga kung ano ang pinapakita ng larawan. Ano ba ang nakikita ninyo dito? Meron itong... Anong meron dito sa larawan na to? Okay, maganda at mabuting epekto. Bakit kaya maganda? Ano yung meron sa larawan dito? Ano yung makikita niyo sa larawan? Yes, pusa? Ano pa kaya? Equal lang, okay? Dayuhang tulang. May tagapamagitan, okay? Yan. Kung titignan natin sa larawan, ito ay dalawang pusa. At meron silang bib ba ang tawag doon? Meron silang idinuduyan. Ang dinuduyan nila ay daga. Okay. Di ba ang paborito ni daga, ay paborito ni pusa si daga. So ano ang pinakikita nito? Tagapamagitan ba? Equal lang ba? Okay. Kung ating susuriin mabuti, ito ay may pakahulugan sa ating tatalakayin ngayon. Pag-aagawan, Katleya Soriano. Okay, maaari yung pag-aagawan nila. Siyempre, iisang daga, dalawa yung pusa. Imalaki yung pusa. Yan. Parehas. Yan. Tignan natin. Okay. Dito nagwakas ang kolonyalismo ng mga makapangyarihang bansa, partikular sa Asia. Subalit, pananaw ng iba, huwag ang kalayaang natamo ng mga dating kolonya. Again, huwag ang kalayaang natamo ng mga dating kolonya. Ano kaya ang ibig sabihin ng huwag? Diba? Pag sinabi natin huwag, ito ay panloloko, panlilinlang. Yun. So, ano kaya ang dahilan? Bakit sila niloko o bakit sila nilinlang ng mga bansa? Sino kaya ang nanlilinlang? Mga traitor sila.
Jessica, dito na, okay, tignan natin. Yan. Ang ating tatalakayin na base doon sa larawan, dalawang pusa at isang daga ay neo-colonialismo. Pero ba connection? Okay. Ang neo-colonialismo ay isang makabagong paraan ng kolonialismo kung saan hindi tuwirang sinakop ng isang makapangyarihang bansa ang isang teritoryo. So, ibig sabihin, hindi tuwiran. Tulad din ang ginawa ng dalawang pusa. Tinitigan lang nila, diba? Hindi kagad nila sinakmal. Tinitigan muna nila. Pinag-aaralan nila ano kaya ang paraan para makain ng pusa o kaya naman ay makain ng daga. Ano kaya ang dapat gawin para makuha ko ang atensyon ng daga? Diba? Okay. Live Rhapsody S. Iqban, Grade 7 Sincerity, Porac National High School. Maa-awardan yata ang PNHS, ha? Okay. So, let's continue. Ayon kay Kwame Nkrumah, ang neo-colonialismo ay pinakamasahol na anyo ng imperialismo. Nangangahulugan ito ng kapangyarihang walang pananagutan para sa mga gumagawa nito at eksploitasyon ng walang pagtutuwid para sa mga dumaranas rito. Okay. Kung titignan natin, si Kwame Nkrumah ay isang masugid na kritiko ng panghihimasok ng mga bansang kanluranin sa Africa. Siya ay ang unang prime minister at pangulo ng Ghana. Kung titignan natin mabuti, bakit papangyarihang walang pananagutan? Unang-una, dahil ang mga bansang kanluranin ay hinahayaan nilang kumilos yung pamahalaan o yung tao ng naturang bansa para sa kanilang sarili. Pero hindi nila alam na kumbaga, ang neo-colonialismo kasi ay parang puppet country. Ibig sabihin, tayo ay pinakikilos ng mayayaman o mga kanluraning bansa. Ang neo-colonialismo ay may dalawang bahagi. Ang isa doon ay ang hegemon o tawag sa mga makapangyarihang bansa na kumokontrol o nang i-influensya sa mga mahihinang bansa. Ang ikalawa naman ay ang hegemony o tawag sa pagkontrol, pag-influensya sa mga bansang kapaunlad pa lamang. So nandun to ha, dalawang uri din ito ng bansa. Yung isa, maunlad, malakas, mayaman na bansa. Yung isa naman, papaunlad pa lamang. So ibig sabihin sila yung umaangat, pero yung isa nasa tuktok na, yung isa may humahabol. Ano? Okay. Sa ating talakayan, gagamit tayo ng inductive instructions wherein I'll give you a statement and you have to analyze if it's correct. Comment down check or cross for your answer. 80 pa rin tayo ha, araling panlipunan pa din tayo. Pero bakit kaya nag-English si ma'am? May pinaglalaban ba si ma'am? Okay. Wala. May kinalaman ba ang pagbabarong ni ma'am? Okay. Meron. Okay. Tignan natin ha, kung ano kaya ang kinalaman ng pagbabarong pag-i-English ni ma'am. Though parehas natin pinahahalagahan ang Filipino, pati na rin ang Ingles bilang mga pangunahing salita sa bansa, pati na rin sa buong mundo. Okay. Pagpatuloy natin. Okay. Lagyan lang ng check or X sa comment. Okay, sabi ni Ami, yes, it's Heritage Month. Pero bukod pa doon, ano? Ang lalagay niyo lang, comment down your answer ha. It's either check or X. Okay, let's start. Sa neo-colonialismo, political, ekonomiko at kultural na paraan ang ginagamit upang isakatuparan ang pagsakop sa isang bansa. Again, sa neo-colonialismo, political, ekonomiko at kultural na paraan ang ginagamit upang isakatuparan ang pagsakop sa isang bansa. Comment down your answer. Kultura at tradisyon na ba-impluensya ng dayuhan? Malapit-lapit na. Galing talaga ni Jessica. Okay, may nagsagot na. Ah,
Robert De La Cruz, Katleya Soriano, Lyre Rhapsody Salvador Ikban, John Paul De La Sada Moreno, Jessica, okay? So the right answer is Regine Alejado, Donna Maika, Aliyah Rosales. Okay, so the right answer is yon. Check. Mark Jensen Morales. Yan. Check. Bakit kaya check? Dahil hindi direkta ang pamamaraan ng pananakop na ito, makabago at higit na nakapanlilin lang ang estratehiyang ginamit dito, walang ginamit na dahas o physical na pagkilo. So, ibig sabihin, walang dahas, walang pilitan, pero ito ang ginamit. Ito. Ano? Isip ang tinira doon. Okay, so, second. Yan. Sa neo-kolonyalismo, naranasan ng mga mahihinang bansa ang di pantay na pagturing ng mga makapangyarihang bansa. Again, sa neo-kolonyalismo, naranasan ng mga mahihinang bansa ang di pantay na pagturing ng mga makapangyarihang bansa. Comment down your answer. Okay, Aliyah, John Paul, Donna Ekis. Okay. Rizel Manalo Mangue, Ami, the right answer is check. Okay. Hindi nila naranasan ang pantay na pagturing. Bakit? Yan. Dahil bilang mga neo-kolonyal na bansa, ginampanan nito ang maging tambakan ng sobrang produkto, maging taga-supply ng lakas paggawa, at maging karugtong ng mga kaluraning kultura, ganun din sila ang pinagkukunan ng mga likas na yaman. So, ibig sabihin, si mahihirap na bansa, sila yung nagpapagod. Samantalang si mayayamang bansa, okay, keep it coming, okay? Parang, sige, pasok nyo lang yan. Dapat kami ang kikilos para sa inyo, tapos ibibenta namin sa inyo. Okay, Rizel Manalo Mangue. Hello po, ma'am. AP teacher din po. Sana po ay makatulong din po ako sa inyo. Yan. Sa ating nagmula, sila ang gagawa. Tayo ang bibili sa mataas na halaga. So, ibig sabihin, tayo yung nagpapakahira, tayo yung nagpapagod, pero sila yung nakikinabang, tapos tayo pa ulit yung bibili ng produkto na binigay lang naman natin sa kanila. Ganon. Okay, ikatlo. Ayon sa World Systems Theory, ang ugnayang politikal at ekonomiko ay nakabubuti lamang sa mga mauunlad o mayayaman na bansa. Again, ayon sa World Systems Theory, ang ugnayang politikal at ekonomiko ay nakabubuti lamang sa mga mauunlad o mayayamang bansa. Okay? Nelsie, John Paul, Regine. Okay, the right answer is, yan. Ang nakikinabang lang dito ay yung mayayaman. Ano? Mayayaman ang nakikinabang dito. Dahil, core nation ang tawag sa mga mauunlad na bansa. Samantala, peripheral nation ang tawag sa mga bansang papaunlad pa lamang at napasailalim sa mauunlad na bansa. Sa ganitong ugnayan, napapalawig ang agwat sa pagitan ng mauunlad at papaunlad pa lamang na mga bansa. So, ibig sabihin, yung mga mauunlad, yan, nandito na sila. Samantalang yung mga papaunlad pa lamang, aakyat na sila pero idadaw na agad sila. Ganon. Ganon ang ginagawa ng mga core nation. Imbis sa tulungan nilang pumantay sa kanila, hindi yung ginagawa ng core nation. Ang ginagawa, ito si core nation, ito si peripheral, ginagano niya kaya. So, what will happen to this? Diba? Babagsak siya. Yun. Okay. Next, ayon sa dependency theory, mabilis ang pag-angat ng kaunlaran ng mga bansang nasa ilalim ng bansang mauunlad. Again, ayon sa dependency theory, mabilis ang pag-angat ng kaunlaran ng mga bansang nasa ilalim ng bansang mauunlad. Okay, the right answer is, okay, let's check.
Yan. From Donna XCR, Aliyah X, Jessica X. The right answer is? Yes, it's X. Yan. X siya ha. Dahil mabagal o naging mailap ang kaunlaran ng mga bansang ito. Bakit siya naging maulap? Dahil pinanatili ng mga foreign nation ang pagiging palaasa sa kanila ng mga peripheral nation sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong agrikultural at pagbagsak dito ng mga murang gawaing produkto. So, ibig sabihin, nawala ng kakayahan ang mga neo-colonial na bansa na makipagkompetisyon sa pandaigdigang pamahalaan. Dahil parang isinaisip ng core nation na ang peripheral nation ay dapat laging nasa baba. Dapat laging ito si core nation at ito lamang si peripheral nation. Ganun lang. Ibig sabihin, si core nation is handled niya pa din si peripheral nation. Okay. Next. Sa tulong ng foreign aid, sa anyo ng pagpapautang ng makapangyarihang bansa, nagkaroon ng pagsasariling ekonomiko ang mga peripheral nation. Again, sa tulong ng foreign aid, sa anyo ng pagpapautang ng mga makapangyarihang bansa, nagkaroon ng pagsasariling ekonomiko ang mga peripheral nation. Answer. Check. From check ba? Nelsie, Aliyah, Jessica, Katleya. Okay? The right answer ay si X. X yarn. Okay? Bakit kaya X? Dahil malimit na mabaon sa pagkakautang ang mga peripheral nation. Dahil sa foreign aid na mayroong pinapataw na malaking interes na pasailalim ang mga ito sa debt crisis, debt trap, o debt cycle. From Kim Natividad, Micaela Buan ba ito? Yes. Ang tinatawag natin na debt crisis ay isang mapanirang siklo kung saan ang kawalan ng kakayahan ng nangungutang na bayaran ang interes ng pagkakautang ay dahilan upang muli itong mangutang. So, ibig sabihin, nangutang si A kay B. Okay, para hindi tayo maguluhan. Paki-Gcash ang premyo ko po, ma'am, ang plus point ko. Okay, sige, lahat po ha. Sige, ganito. Nangutang ako sa'yo. Tapos, mataas yung tubo mo. Ngayon, kailangan na kitang bayaran. Kaso, wala akong pambayad sa'yo. So, pupunta ako sa kaibigan ko para mangutang. So, ang ipangbabayad ko sa'yo ay utang ko din. So, ang nangyayari, cycle lang siya. Mangutang ako para mabayaran ko yung utang ko. Tapos, para mabayaran ko ulit yung panibagong utang ay mangutang ulit ako. So, ganun lang, paulit-ulit. Kaya, hindi nagkakaroon ng pag-angat yung nangutang. Ano? Okay. Opo, ma'am. Micaela Buwan. Okay. Jessica, bogus buyer. Walang nangungutang lang sila. No? Okay, next po. Nagbigay ang mga makapangyarihang bansa ng tuwiran o hindi tuwirang suporta sa pinuno o pamahalaan ng papaunlad na bansa pa lamang para sa kanilang pansariling interes. Again, nagbigay ang mga makapangyarihang bansa ng tuwiran o di tuwirang suporta sa pinuno o pamahalaan ng papaunlad na bansa pa lamang para sa kanilang pansariling kapakanan. Answer? Okay, check. Check, Regine. Yan. Okay, the right answer is yes, it's a check. Kasi sa ilang makapangyarihang bansa, ang pagtulong nila ay paraan ng pagpapakita ng sariling interes.
nakapagpapanatili ang mga ito ng base militar sa bansang neo-colonial. Bukod pa dito, mas napagtuunan ng pansin ng mga peripheral nation ang katakanan ng mga mayayamang bansa kumpara sa pansariling kaunlaran. Dahil dyan, isa sa kasabihan dito ay ang malasakit, dulot ay sakit. Again, malasakit, dulot ay sakit. Na kung saan nagmamalasakit sa atin, for example sa atin, pero ito makatotohanan ha. Nagmamalasakit sa atin, sa mga Pilipino sa Pilipinas, ang bansang China na isang bansang Asyano. Ngunit kapalit nito ay ang sakit na hindi natin tuluyang maangkin ang sarili nating pag-aari dahil sa patuloy na pagtanaw ng utang na loob. Tama? Mali. Okay. So kung titignan natin ha, atin yon. Pero sa arbitral ruling atin yon. Pero bakit hindi natin sila mapaalis? Diba? Dahil tayo ay tumatanaw ng utang na loob. Okay. So let's continue. Yan. Naipalaganap ng mga makapangyarihang bansa ang kanilang kultura sa pamamagitan ng media, tulad ng pelikula, aklat, magazine at programang pantelebisyon. Again, naipalaganap ng mga makapangyarihang bansa ang kanilang kultura sa pamamagitan ng media, tulad ng pelikula, aklat, magazine at programang pantelebisyon. Okay, it's a big check. Kim Natividad, check. Jessica Catlea, check. Yan. Mark Jensen Morales from Abuyod, check. Regine Alejado, check. Alia, bakit kaya X? Okay, so let's check the answer. It's a big check. Okay, bakit kaya? Dahil, may tanong ako sa inyo ha. Sino dito ang nanonood ng teleserye, telenovela at Netflix? Pakitaas ang kamay. Meron kaya? Meron akong kilala na sanay-nasanay sa Netflix. Meron ba? Okay. Kahit siguro ayaw niyo sabihin, pero alam ko, meron. Next. Sino dito ang may gusto o paborito ang, yes, it's K-drama, meron pa din ha. Sino dito ang may paborito ng Krispy Kreme donuts plus Starbucks coffee and KFC? Itaas na ang kamay. Huwag mahiyang magtanong. Okay. So, di ba? Paborito natin yun. Kahit wala, kahit ayaw nyo sabihin sa akin, kahit hindi kayo magtaas ng kamay, okay. It's a big ganon. Yun. Isa pa. Sino dito ang sumasakay sa kalesa? Alam nyo pa ba yun? Grade 7 students? Okay, Sheriff Yarn. Yes, it's a very good food right ngayong mga panahon na 'to, masarap siyang pagkain. Okay. Hello po, Eugene Talio. Yan, ang dami na nagtataas ng kamay ano? Kasi okay, dito malalaman natin. Yo, meron pa bang mga sumasakay ng kalabaw o bisikleta na lang na folding? 'Di ba? Alam pa ba natin 'yon? Isa itong patunay na mas masarap yung mga produktong banyaga kesa sa mga lokal na produkto. Yan. Never pang na-try ang kalesa. Naku, you should try it. Tapos sasakay ka din sa kabayo, kalabaw, o kaya ay baka. Kaya masarap talagang mamuhay sa probinsya. Okay, sa park. Meron pa doon, may park. Sa park ba may kalesa? Usually nakikita natin ang kalesa sa may Intramuros o kaya ay sa Luneta. Yon. Try nyo doon. Try to discover our national heritage. Alam niyo ba kung papansinin natin ha, kung bakit ako nakaganito? Kasi na, yes, sabi kanina ni Annie, National Heritage Month. Plus, kailangan kasi pusong Pilipino. Pusong Pinoy ipaglaban natin. Ano? Okay, so let's continue. Yan. Na isakatuparan ng mga mayayamang bansa ang mental colonization o pagkolonisa ng isipan, kung saan bumababa ang pagtingin ng bansang neokolonyal sa sariling kultura. Okay, titignan natin. Sino dito? May tanong pa akong isa.
Sino ang pipiliin ang ano ang pipiliin ninyo? Maputi o kayumanggi? Sige nga. Ano ang pipiliin ninyo? Maputi o kayumanggi? Isa pa. Straight ang buhok o kulot ang buhok? Isa pa. Kotse o karitela? Another one. Gucci or abaca woven bugs? O, di ba? Yan. Yung iba sa atin ang pipiliin, syempre, yung mga ano, may nagsagot straight. Gusto daw nila ay maputi. Okay. Yan. Kasi kung titignan natin, di ba, mas maganda kung maputi, matangos ang ilong, mahabang buhok, compared sa kulot, morena, medyo hindi maganda ang ilong, di ba? Mas gusto natin ang Gucci kesa sa mga abaca bags. Yan. Pero kung titignan natin, tayo kasi ay, kumbaga, kinain na tayo ng mental colonization na mas maganda, mas mahalaga, at mas importante, mas papahalagahan natin yung kultura na binigay sa atin ng mga colonial na bansa. Yun. Okay. Sa ilang pagkakataon, okay ha? Sa ilang pagkakataon ay unti-unting nasisira o nawawalang ang ilang bahagi ng sariling pagkakakilanlan ng mga mamamayan dahil sa impluwensya ng mga makapangyarihang bansa. Nakakalungkot, ngunit kailangan tanggapin na ang lahat ay nagbabago. Pero dapat patuloy pa din natin paigtingin ang pagmamahal sa bayan natin. Kaya dapat lagi tayong lagi nating isa-isip pati sa puso na mahalin natin ang sariling atin. Bago ang mga international brands, try to look ng mga local brands na alam naman talaga natin na pwede nating ipagmalaki. Okay, Jasmine Manalo Vianes, 7 Sympathy, Parhak National High School. LV daw yung iba gawang ukay-ukay ang quality. Masyado. Jessica, dami ko. Okay, thank you everyone. Ngayon, sana ay may natutunan kayo sa ating inductive instruction na kung saan kayo ang sumagot, in-explain lang natin. Ipagmalaki ang sariling ating, yes, that's the right thing to do. Kailangan be proud, we are Filipinos. Okay. Yan. Pag-isipan natin, sa ipakikitang mga pangungusap, piliin sa mga ito ang posibleng epekto ng kolonyalismo, neo-kolonyalismo sa mga bansang neo-kolonyal. Maaaring mahigit sa isa ang iyong maging sagot. Okay, maaaring tatlo o kaya naman ay dalawa, write the letters na lang po dito sa comment box natin. Kung feeling nyo, patronize our own products. Yes! Okay, ito. A. Nakatatanggap ng mga tulong pinansyal o mga donasyon. B. Pagkakaroon ng maraming produkto mula sa mayayamang bansa. Letter C, nasisira ang ilang likas na yaman dahil sa patuloy na pang-aabuso dito. Okay. Kung lahat ng iyan ay epekto sa neo-colonial na bansa, isulat ko A, B, C. Kung sa palagay nyo, A lang, isulat nyo A. Ano po? Okay. So, comment down your answer. A, nakatatanggap ang mga... YouTube. A, B, C. Hi po sa mga viewers natin sa YouTube. Okay. Nakatatanggap ng mga tulong pinansyal o mga donasyon. B, pagkakaroon ng maraming produkto mula sa mayayamang bansa. And letter C, nasisira ang ilang likas na yaman dahil sa patuloy na pang-abuso dito. Aliya, Kinatividad, Katleya, Jessica, Ami. Okay, John Paul. Lahat ang sagot nila ay A, B, D, and C. The right answer is... Okay, lahat yan nararanasan o epekto sa mga bansang neo-kolonyal. Next, mataas ang pagpapahalaga sa mga bansang mayayaman kumpara sa lokal na kultura. B, nagbabago ang pagtingin at pagkilala sa lokal na kultura. And letter C, lumalawak ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kultura.
Again, mataas ang pagpapahalaga sa mga bansang mayayaman kumpara sa lokal na kultura. B, nagbabago ang pagtingin sa pagkilala sa lokal na kultura. And letter C, lumalawak ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kultura. Okay, magkakaiba na yung sagot nila. May letter C, may letter A at A at B, may A, B, C pa din. Meron sila, meron letter B lang. Okay, so let's check. Okay, Reformation Christian Ministry or RCM. A at B. Wow! Talagang YouTube, sa YouTube ha. Okay, the right answer is... Okay, lahat sila tatlo. Nararanasan yan ng bansang neo-colonial. Next. Yan. A, naging malaya sa lahat ng aspeto ang mga bansang neo-colonial. Letter B, mas kumalat ang pagkilala sa mga banyagang produkto. And letter C, ang mga bansang neo-colonial ay kumikita mula sa mga banyagang bansa. Alin dito ang epekto sa bansang neo-colonial? Okay, A, naging malaya sa lahat ng aspeto ang mga bansang neo-colonial. Letter B, mas kumalat at ang pagkilala sa mga banyagang produkto. And letter C, ang mga bansang neo-colonial ay kumikita mula sa mga banyagang bansa. The right answer is... Okay, letter B lang po. Ano? Mas kumalat ang pagkilala sa mga banyagang produkto. Okay? So, yan. Subukin natin, pag-ugnayin ang mga larawan batay sa iyong pag-unawa sa konsepto ng neo-colonialismo gamit ang isang pangungusap. Ulit ha, pag-ugnayin ang mga larawan batay sa iyong pag-unawa sa konsepto ng neo-colonialismo gamit ang isang pangungusap. Okay, ito yung mga larawan. Yan. Dahil sa kolonyalismo, continue. Ito ha, nakikita niyo ba yung larawan? Yan. Dahil sa kolonyalismo, meron dyan Angel Shane A. David, 7 Simplicity, Porac National High School. Hello sa'yo, Angel. Okay. Meron dyan bayanihan, may buildings, may mapa ng Pilipinas, merong handshake from US, merong bahay kubo, at merong dollars. Yan. Maunlad ang bansa dahil umiikot ang sirkulasyon. Ano ulit to? Umaunlad ang bansa dahil umiikot ang sirkulasyon ng pakikipagkalakalan. From Jessica. Okay. Dahil sa neo-colonialismo, umunlad ang bansang Pilipinas, sabi naman ni Donna Maika M. Baldos. Hello po sa mga teacher ha, na nanonood po sa atin. Salamat po. Sana po ay makatulong ako. Okay, while waiting for the answers po, keep on coming. Okay, dahil sa neo-colonialismo, okay, pagkakaisa para sa kaunlaran ng ating bansa. Okay? So, maaari bang ganito ang sagot? Pag-unlad ng ekonomiya dahil sa pakikipagkalakalan. Okay. Sa pagpasok ng dolyar sa ating bansa, kaya unti-unting umuunlad ang bansang Pilipinas at ang pagsisimula ng pakikipag-ugnayan ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Ang haba nun na. Wow! Siguro, ano, may pinaguhugutan sa haba. Okay? So, yon. Okay, sagutin natin to ha. Dahil sa neo-colonialismo, ang bansang Pilipinas ay unti-unting nawala ang iba't ibang kultura
iba't ibang A. Okay, dahil sa neo-kolonyalismo sa bansang Pilipinas, unti-unting nawala ang mga kultura at napalitan na ng mga makabagong makabagong konstruksyon gamit ang pakikipagkaisa o pakikipagkasundo sa mga banyaga na nagpapautang ng pera. Tama ba? Okay. Dahil sa neo-kolonyalismo, nagkaroon ng bayanihan para sa magandang kalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Okay. So, salamat sa inyong mga sagot. At patuloy niyo po, patuloy kayo makiisa sa ating talakayan. Ano po? Salamat. Salamat, John Paul, Donna Maika, Aliyah Rosales, and Ami. Ami Magpantay sa Lazar, and Jessica. So, as we continue, okay, ito ang isagawa. Bumuo ng slogan na may temang ipapanalo ko ang pamanang Pilipino sa kabila ng neo-kolonyalismo. I-post ito sa inyong Facebook account at itag sa aking account na may hashtag itulay hashtag ARPAN7TutorAlin. Ito po yung account ko ha, TutorAlin. Again, bumuo ng slogan na may temang ipapanalo ko ang pamanang Pilipino sa kabila ng neo-kolonyalismo. I-post ito sa inyong Facebook account at itag sa aking account na may hashtag itulay hashtag ARPAN7 and search for my account, Tutor Alin. Okay? Tawa po ang bawat isa. Thanks din po, Ma'am Aisa, sa Espiritu Santo Cruz. Thanks po, Tutor Alin. Okay, salamat din po. Muli po. Yan. Muli po, salamat sa bawat isa, sa pakikiisa ng bawat isa. Ako po muli, si Tutor Alin, nakasama ninyo sa talakayan. Salamat po. Nawa po ay meron po kayong naunawaan at nakatulong po ako sa inyo sa pag-aaral ninyo ng Araling Panlipunan. Okay? Sheena May Palma Parakad. Hello po, Teacher Alin. Hello din po. Salamat po. Dami pong learning. Heart. Okay. And Aliyah, thank you po. So, with that po, kita kids muli sa mga susunod na araw sa Webes at patuloy po kayong makiisa sa lahat ng gawain ng DepEd. Ano po? Mapapanood niyo pa rin po ito sa iba't ibang social media platforms ng DepEd, from YouTube to Facebook accounts po. Sunod po sa akin ay si Tutor Leo. Congrats po, marami pong salamat. Thank you po. Oh, may nanghihiram na ako. Sige, pang-giveaway ko po ito sa mga susunod na araw. Ano po? Salamat po ulit. Nawa po ay nakatulong ako sa inyo. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!